Tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mami ko, tropa ko, and welcome sa aming channel, ang Daddy Ko World Channel. So, for today's video, as you can see, kasama ko na naman si Baby Momo, ayan, at busy sa sarili ko. And ako rin ay magiging busy dahil magtutupi ako ng sandamakmak na pinaglabahan ni mami ko at required akong itupi ngayon ang mga nilaban niya dahil tsutsugiin daw niya ako pag nakita niya yung mamaya pag-uwi. So ayan no, as you can see, ayan o, dami, puro damit ko lang yan. So yun, well, habang nagtutupi ako ng damit, magkikwentuhan tayo. And for today's video, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung mga uri ng mami ko na nag-i-exist sa Earth. So, as per dun sa huli nating video, eh ang vinlog ko is about mga uri ng daddy ko. So, ngayon naman, pag-usapan naman natin yung mga uri ng mami ko naman. So, tara, usap tayo. And yun, yung una natin sa lista ng mga mommy cool is yung tinatawag kong mouthwash. Mouthwash? Ito yung mga uri ng mommy cool na palagi na lang nagbubunga. No? Yung sa kabubunga nga niya, eh halos ano, halos bumula na yung bibig niya. Di ba? Pag nagmamouthwash tayo, makikita mo naman pag nagsasayang ganun. So, itong mga mami ko na ito, hindi ko alam kung bakit, pero parang habi na nila yung magbunga nga. Yung tipong parang konting nakita lang nila na hindi nila nagustuhan kung magbunga nga na sila bodas. Kung minsan yung kahit simpleng bagay lang, bubungangaan nila yan. Tapos, ewan, basta, ang dali nilang mag-aalala, lalo na yung mga pamenopausal na. Yan. Yung mga tipong konting mali. O kahit hindi mali. Basta hindi niya nagustuhan, magbubunga nga siya na magbubunga nga. At ito pa ang matindi. So, matindi sa mga mouthwash na yan. Yung mga mouthwash na yan, kapag nagsalita ka, mas lalo yung magbubunga. Diba? Subukan nyo mag-mouthwash. Diba? Tapos magsalita kayo. Diba lalong lumalakas yung bunga? Habang nagsasalita kayo, ganun. Ganun yung mga mami ko na yan. So habang sumasagot ka, mas lalong haba lang, sobrang haba yung binubunga nga. Yung tipo, kahit wala na sa lugar, sasabihin niya. Hindi ko lang alam kung bakit nagkakaganon, pero siguro dahil tumatanda na rin. Matanda eh. Or masyado lang nai-stress, lalo na kapag tokmol yung
yung ano, yung asawa, yan. Siguro yun, kaya nagiging ano, magiging bungangera. Eh, hindi mo rin naman din kasi may iwasan, lalo na kapag siya lang yung gumagawa sa bahay, yan. Siya lang nagtatrabaho, walang sila yung asawa, kasi yung asawa. Siguro kaya nagiging ganun, no? Pero, sa mga may asawa na matino naman, mga daddy ko na matino naman pero ganito yung asawa, eh tanggapin nyo na ang inyong destiny. Diba? Ito lang yan eh. Kung papipiliin kayo, magiging masaya ba kayo kapag wala yung bungang yung asawa? Yan. Yun yung palaging patandaan. Magiging masaya ka ba kung di makakrush ang asawa ko? Yung tahimik na, susunod lang sa lahat ng bagay. Yan. Yun. Tanong nyo lagi sa sarili kung makaka-survive kayo o kung mabubuhay kayo ng walang thrill. Thrill yan. Yun lang isipin nyo, thrill. Thrill yan ang buhay nyo. Thrill yan pagiging may asawa nyo. So, yun. And yun. So, yung next natin, sa mga uri ng mami, is yung tinatawag kong blender. Blender na mami ko. Ito, parang mouthwash din, nagbubunga nga din. Pero itong mga mami ko na blender, di ba? Blender, biniblend niya lahat ng bagay sa pagbubunga nga. Kumbaga, kung halimbawa, nagbubunga nga siya about sa paglilinis ng bahay. Yan. Bubunga nga. Ano ba naman yan? Hindi ka na naman naglilinis ng bahay. Bla 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 bla. Pagbasa kasi katamad-tamad ka. Nagtatrabaho ka naman. Bla 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 bla. Bakit? Kung dati bang ano mo, yun. Yung tipong kahit wala nang kinalaman dun sa ikinagagalit niya, naisasama niya. At ang galing itong mga mami ko na to kasi talagang na-re-relate niya. Na-re-relate niya yung bagay na hindi konektado dun. Yun yung atin. Tapos, yan pa, i-blend niya hanggang dun sa pinaka matagal pa na problemang, ano niya, problemang ikinagagalit niya. Hanggang sa madamay na yung ano mo, yung ex mo, madamay na nanay mo, madamay na tatay mo, madamay na mga anak nyo, madamay na yung aso ng kapitbahay nyo, na ikukonekta nyo. Yan. Diba? So, hanggang sa kabe-blend niya, kabe-blend ng kabe-blend, eh pati mga anak mo. Yung sa una, ikaw lang yung inaaway mo. Bandang huli, pati anak mo. Yan. Tapos, syempre, ang ingay-ingay niya, magagalit ngayon yung kapit-bahay. Lalo, pag dikit-dikit lang yung bahay, yan, magagalit mo yun. Oh. Ngayon, syempre, sisigaw o magagalit. Magagalit din siya. Ngayon, yung paaway niya na, yung kapit-bahay. Diba? Ang lipit. So, sa akin, siguro sa mga mami ko na ganito, pwedeng bawas-bawasan nyo kasi, syempre, lalo na kapag kung pass is pass na yun. Diba? Pero meron talagang mga mami ko na sinasabing kakalimutan na yung problema yun. Pero pagtagal-tagal, talagang hindi nila napipigilang ilabas. Kasi nandiyan na yun. Kumbaga, yung lamat, hindi mo matatanggal. Pero pwede mong iwasan, diba? Pwede mo lagyan ng, ng tape. Ganyan. Kaya lang, syempre, kapag blender na naman talaga yung asawa mo, ay talagang wala kang choice. Ibiblend niya lahat-lahat ng bagay sa mundo sa galit niya sa'yo. So, para sa mga daddy ko na ganito, ang asawa, good luck. And yon, yung next natin na mga uri ng mami ko is yung tinatawag kong balon. Yan. Balon. Diba? Balon. Malalim yun. So, tahimik lang. Itong mga uri ng mami ko na ito is talagang sobrang tahimik lang.
yung tipong hindi makapasakpinggan, hindi gaanong nagsasalita, pero ikot pa lang ng mata niya, alam mo na, nagalit na siya. Yan. Yung tipong konting gestures na lang, eh alam mo meron ng ibig sabihin. At itong mga mami ko na ito, hindi talaga ito nangungumpronta. Gusto na, ikaw mismo yung makaramdam na galit na siya. O kaya ikaw mismo yung makaramdam na meron kang maling ginagawa. And yun, hindi kita si Baby Motmot, kaya gagalawin yung pano. Yan. So medyo nakakatakot lang tong mga mami ko na. Kasi nga, hindi sila yung ano eh. Yung nagagalit, unlike yung sa mga previews na mami cool, yan, yung nauna, talagang kapag galit sila, nagbubunga nga sila, yan, naano nila yung galit nila, talagang nilalabas nila. Pero itong mga mami cool na to, talagang tahimik lang. Yung tipong kapag galit na sila at di ka makaramdam, ito yung mga tipong bigla ka nalang sasaksakin ka ng diba? So medyo nakakatakot dahil parang murder na yung labas nito. So sa mga daddy ko na ganito ang mga asawa, eh medyo kausapin nyo. Kasi mahirap din yung palagi nalang oo ng oo sa gusto nyo. Oo ng oo, walang problema, yan. Ganyan lagi yung mga sagot ng mga mami ko na balon eh. At ang ingay ng aso nakakabisi. Nagbablog ako eh. No? So, itong mga mami cool na to, medyo may ano to eh, may bahid to ng peligro. Peligro sa buhay nyo. So, kaya itong mga mami cool na ganito, huwag nyo talagang gagalitin to. Yan, dahil kapag ito sumabog, talagang boom! Wala ka na talagang kawala. Diba? So, sa mga daddy ko na may ganitong mami cool, so, ingat-ingat lang kayo. Okay? Ingat-ingat talaga yun. And, yun, may sasabihin ka ba? Wala. No? Ito, birang-bira lang naman yung mga mami cool na balon. Pero, syempre, kapag minsan lang magalit yung minsan lang magalit yung mga yan, talagang lagot ka talaga. Diba? Diba na ba yun? Diba? Oh, odang. And John? And John, yung next natin ng mga uri ng mami ko is yung tinatawag kong cheese whiz. Cheese whiz. Ito yung mga uri ng mami ko na walang ginawa sa buhay kundi mag-cheese whiz. Yung tipong pagkagising pa lang sa umaga, kapag tulog pa yung mga anak, mga kapit bahay na yan, hahanap na yan ng pag-chichismisan. Ano? Keso ganito, keso ganyan. Pupunta pa sa mga kapitbahay. Hindi man lang muna maghanda ng kakainin ng mga anak niya. So, yun. Kung minsan,
kapag tapos ihatid yung anak sa school, yan, didiretso na yun sa kapitbahay, hindi mo na uuwi yan. May kipag-chismisan pa yan. Misa kapag wala nang siyempre, mga nanay, naghahanap ng pagkakalibangan, di ba? Lalo kapag hindi naman nagtatrabaho. So, ang gagawin niyan, lalabas ng bahay. O minsan, kapag may kasama pang maliit, dinadala pa. No, para lang makapag-chismisan. At, eto pa, updated dyan sa mga balita. No? Updated. Hindi yan na-outdate. Kung minsan pa nga nadadagdagan pa eh. Mas may alam pa siya dun sa imbol. Diba? So, tapos ikikwento na kung may kwento sa ibang ano. Kung minsan, kahit personal na nabuhay ng ibang tao, may kinikwento niya na eh. Hindi kung addict siya sa chismis. Minsan hanggang gabi. Diba? Pero ito malapit. Merong mga mami cool na chismis. No. May dalang chismis. Tapos, matataon yan kung kailan kayo nagbe-breakfast, kung kailan kayo magla-lunch, kung kailan kayo magdi-dinner. Saktong-sakto yan. Eh, syempre, bilang ikaw, eh, mabait ka na kaibigan, kachismisan. Diba? Pakakainin mo ngayon ng mami ko yung chismis na yun. O minsan pa nga itong yung mga chismis pa namin. Na, oh, tira mo naman ako ng ganito. Bigyan mo naman ako ng ganito. Tapos kung minsan, bawa, tanghalian. Siyempre, bilhin mo yan ng maagaga bago magtanghalian. Tapos sasabihin, oh, nagluto ka na ba? Bigyan mo ako, ha? Pag naluto mo na. mga chismis na mami ko na yan, nakakabuis. Uunahan pa yung anak nung kachismisan niya. Mas mauna pa siya makakain dun sa pamilya nung ano, sa pamilya nung kachismisan. Kasi, siyempre, ikaw naman, mahihiya ka eh. Niraman din mo ba yan. Diba, matit na yun. Minsan, meron pa siyang sariling pinggan eh. Na? So, sa mga daddy ko na ganito, ang ganito ang asawa, eh, huwag nyo rin masyadong mabayaan yung asawa nyo kasi kayo rin kasi ang may dahilan kung bakit. Hindi nyo pinagkakausap yung asawa nyo. Lalo na yung mga kabataan nyo na nakakabagong asawa. Panayahawak, cellphone, computer, tablet, tapos ano. Kakusapin nyo ng mga asawa nyo kapag mangangalabit kayo. O ano, diyan kayo magaling. Magaling kayo maglambing kapag gusto nyo umiscore. Kapag gusto nyo makaisa, dalawa, tatlo. Yan. Tapos, wala na, kinabungasan, dalawa naman. Kasi syempre, yung asawa nyo, eh, maghahanap kayo ng kausap. Eh, mga babae naman, eh, hindi naman yung mga katulad ng mga lalaki na naghahanap ng ano sa iba. Nalasan ng chismis lang, masaya na yan. No, maghahagilap na ng chismis, okay na yan. So, sa mga daddy cool na may asawang chismis, eh, kausapin nyo, syempre, nalulungkot yan. Lalo kapag ilang oras kayo nasa trabaho, minsan overtime pa kayo. Diba? Babiyahe kayo, nawasa kayo makaka-wit, papasok ka naman lang yung maaga bukas. Eh kapag may free time kayo, makipagkwentuhan kayo, makipagbiruan kayo sa mga asawa nyo, diba? Kasi yun lang naman, communication is the key para sa isang magandang relasyon. Diba? Oo, diba? So, yun. Hi ka, hi! Hi, Pans! Hello! And John, yung next natin na uri ng mga mami ko is yung tinatawag kong may third eye.
May third eye. Ito yung mga tipo ng mami ko na may nakikita, hindi na kinakita. Halimbawa na lang, sa bahay. Ba, naglinis ka na. Pagod na pagod ka maglinis. Tapos, pagdating ni mami ko, may makikita pa yung mga dumi. May makikita pa yung mga dumi. Bigla na lang magtataka na, bakit ganito? Ang dumi-dumi pa rin ang bahay. Bakit hindi mo nilinis yung ganito? Bakit hindi mo nilinis yung ganyan? Diba? Siyempre, ikaw magtataka na kung sa kanya nakita yun. Eh, samantalang lahat ng sulok ng bahay na gusto niyang linisin, ay nilinis mo na. Tapos, eto yung mga tipo ng mami ko na pala-check. Yung talagang titignan niya. Kung talagang naglinis ka ng bahay. Pero bandang uli, may makikita at may makikita pa rin yan. Yun yung mga mami ko na talagang ang sarap. Parang, kasi hindi mo alam yung bakit nagkakagano. Hindi mo alam, baka dinumihan niya lang, ganyan. Kasi, siyempre, ikaw bilang isang ulirang asawa, eh talagang ayaw mag-away kayo. Pero, ganun talaga, may nakikita siya. Tapos, meron pang mga ganitong mami ko na may third eye. Eh, parang may nakikita siyang sitwasyon na hindi mo alam kung paano. Paano nasabi? Halimbawa na lang, eto. May nakita siya. No? May nakita siya sa teleserye. O palabas, ganito yung lalaki, ganito yung asawa. So, eto ngayon yung sitwasyon. Makikita niya ngayon yun sa'yo. No? Kasi kapag may napansin siyang nakaiba na ginawa mo, magdududa na yan. Yan, lumalabas na yung third eye niyan. Parang napoporsin niya pa yung ano, yung future. Tapos may nakikita pa siya na, ay, biglang nagbago yung kilos ng asawa ko. Siguro may ginagawa kong hindi maganda. Yung ano, panaduda din. Yan. Yung tipong normal mo lang namang ginagawa. Pero na-slight lang ng konti. Pero sa kanya, may ibang ibig sabihin mo yun. So, medyo alanganin ka. Kaya kailangan, tandaan sa mga daddy ko, tandaan mo lahat ng kinikilos mo at huwag mong bababunin. Kasi kapag ang mami, ang asawa mo ay merong third eye, eh talagang may makikita siyang hindi mo makikita. So, yun, at medyo inaantok na si Mot-Mot. Hindi pa rin tapos ang aking itinuto. Diba? And yun, thank you for watching for today's video. So, sana meron kayong natutunan sa mga kalokohan na kalokohan. And abangan nyo yung discussion ko about sa mga uri ng Mami Cool Makeup Edition. So siguro sa mga Mami Cool dyan o sa mga girls, mga ladies natin dyan ay makakarelate kayo dito. So yun, please like, share, and subscribe. And Mod, babay ka na! Bye. Bye.